ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Ano bang ating dyan, Pops Lord? Mga Pops, sa araw na ito, ika-15 ng Abril, ang ika-73 anibersaryo ng kamatayan ni Manuel Rojas, ang ika-5 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tinuturing na isa sa mga pinakamatatalinong pangulo ng bansa, nagtapos ng valedictorian ng UP Law at bar top notcher taong 1913. Gobernador ng probinsya ng Capiz ng panahon ng Commonwealth, naging Speaker of the House sa edad na 30. Isang posisyon na hinawakan niya sa loob ng 11 taon. Dahil sa kanyang mahusay na reputasyon, noong digmaan ay pinipilit na paupuin ng mga Hapon, pero lagi nagkukunwaring may sakit. At matapos ang World War II, naging Senate President, at sa ilalim ng kanyang bagong buong Liberal Party, ay nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1946, parehong taon na ipinagkaloob sa atin ng Amerika, quote-unquote, ang kasarinlan. Ang kanyang naging partisipasyon sa mga misyon para hilingin sa Amerika ang ating independence at ang muling pagbango ng bansa mula sa matinding pagkadurog ng digmaan, ang ilan lamang sa kanyang maraming iniwang pamana sa kwento ng ating kasaysayan. Taong 1948, pagkatapos magtalumpati sa Clark Air Base, ay inatake sa puso si Rojas, na isang kilalang workaholic at malakas magyosi. Maliban kay Ramon Magsaysay, mga Paps, lahat ng Pangulo ng Pilipinas ay pumanaw dahil sa sakit. Si Manuel Quezon namatay sa Amerika sa sakit na tuberculosis taong 1944. Si Jose P. Laurel, na nakaligtas ng barilin sa Wakwak Golf Course noong 1943, ay namatay sa atake sa puso taong 1959. Atake sa puso din ang dumalig na Elpidio Quirino at Carlos P. Garcia. Si Marcos dinali ng mga komplikasyon kasi sa sakit ng kidney. Si Dosdado Macapagal, pinaghalong heart and kidney failure at pneumonia taong 1997. Si Cory Aquino naman, cancer. Pero ang pinaka nagtagal ang buhay sa kanila lahat ay si Emilio Aguinaldo, na namatay sa edad na 94. Si Fidel Ramos ngayon, mga Paps, ay 93. At kung papalarin, ay matatapatan niya ang record ng mahabang-mahabang buhay ni Aguinaldo. Pareho sila sundalo. Ito nga eh, hindi nanalong presidente nung tumakbo noong 1998 elections. Pero talo silang lahat. Ngayon ay 97 years old na at tumitira pa ng ivermectin. At yan ang headline suon. History ngayon, may replay at tadhana dahil bilog ang balita.